Tumayo na po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha ako ng kasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa taon-taong pagdiriwang ng paghahandang 40 araw para sa Pasko ng Pagkabuhay, kami nawa ay lalong umunlad sa pagtuklas sa hiwaga ng tagumpay ni Kristo upang masundan namin siya sa pamumuhay na marangal bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Nilikha ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong, at nagkaroon ng buhay. Naglagay ang Panginoon ng isang halamanan sa Eden, sa dakong silangan, at doon dinala ang taong kanyang nilalang. Pinasibol niya roon ang lahat ng uri ng kahoy na nakalulugod sa paningin at masasarap ang bunga. Sa gitna ng halamanan, naroroon ang punong nagbibigay buhay at ang punong nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Ang ahas ang pinakatuso sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoon. Minsay, tinanong nito ang babae, "Totoo bang sinabi ng Diyos na huwag kang kakain ng anumang bungang kahoy sa halamanan?"
Tumugon ang babae, "Hindi naman ipinakakain sa amin ang anumang bunga sa halamanan, huwag lamang ang bunga ng puno na nasa gitna niyon. Pag kami raw ay kumain ng bunga nito o humipo man lamang sa punong iyon, mamamatay kami." "Hindi totoo yan. Hindi kayo mamamatay," wika ng ahas. Gayon ang sabi ng Diyos, "Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos. Malalaman ninyo ang mabuti at masama." Napakaganda sa paningin ng babae ang punong kahoy, at sa palagay niya'y masarap ang bunga nito. Nabuo sa isipan niya na mabuti ang maging marunong, kaya't pumitas siya ng bunga at kumain. Kumuha rin siya para sa kanyang asawa, at kumain din ito. Nagkaroon nga sila ng pagkaunawa matapos kumain. Noon nila na lamang sila'y hubad, kaya kumuha sila ng mga dahon ng igos, pinagtagni-tagni, at ginawang panakip sa katawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan at ipatawad mo yaring kasalanan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay, at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapay, huwag akong alisin. Ang Espiritu mo ang papaghariin. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Turuan mo akong makapagsalita at pupurihin ka sa gitna ng madla. Poon, iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ang kasalanay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao, at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan niya. Dahil dito, lumaganap ang kamatayan sa lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Nasa sanlibutan na ang kasalanan bago pa ibinigay ang kautusan. Ngunit walang pinananagot sa kasalanan kung walang kautusan.
Gayunman, naghari ang kamatayan mula kay Adan hanggang kay Moises. Kahit sa mga tao na ang pagkakasalay, ditulad ng pagsuway ni Adan. Si Adan ay anino ng isang darating. Ngunit, magkaiba ang dalawang ito sapagkat ang kagandahang loob ng Diyos ay higit na di hamak kaysa pagsuway ni Adan. Totoo ngang nagdala ng kamatayan sa marami ang pagsuway ni Adan, ngunit malaki ang kahigtan ng kagandahang loob ng Diyos at ng kaloob na dumating sa napakarami sa pamamagitan ng isang tao, si Hesukristo. Ang kaloob ay higit na di hamak kaysa ibinunga ng pagsuway ni Adan. Nagdala ng hatol na kaparusahan ang kanyang pagsuway, ngunit ang kaloob na dumating sa kabila ng maraming pagsuway ay nagdulot ng kapatawaran. Sa pamamagitan ng isang tao, si Adan, naghari ang kamatayan dahil sa kanyang kasalanan. Ngunit, sa pamamagitan din ng isang tao, si Hesukristo, higit ang kinamtan ng mga kinahabagan ng sagana at pinawalang sala, sila'y maghahari sa buhay. Kailaki ng kahigtan ng pagpapalang ito kaysa kasawiang iyon. Kaya't kung paanong nagbunga ng kaparusahan sa lahat ang kasalanan ng isang tao, ang pagkamatuwid naman ng isang tao ay nagdulot ng kapatawaran at buhay sa lahat. Sapagkat sa pagsuway ng isang tao ay marami ang naging makasalanan, gayon din naman, marami ang pawawalang sala sa pagsunod ng isang tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ang Diablo. Doon 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya ay nagutom.
Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos nito ay dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka sapagkat nasusulat. Ibibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan ka nila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, 'Huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos.'" Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula roon, ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian, ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga tao. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magsiupo ang lahat. Sa ating mga pagbasa, una hong magandang mapansin ang isang katotohanan. Sa unang pagbasa sa Genesis, si Adan at Eva ay tinukso ng ahas sa gitna ng hardin. At ano yung tukso na alok niya? "Kumain ka nitong prutas na to." Pero sabi ni Eva, bawal, sabi ng Diyos eh. "Hindi ka mamamatay, magiging katulad ka niya." Ang alok sa kanya ay magiging makapangyarihan ka. Punta ko tayo sa Ebanghelyo. Si Jesus, habang nasa disyerto, siya ay tinukso. At ang tukso sa kanya ay tatlo. Kaya mong gawing tinapay yan. Magpatihulog ka, sasaluhin ka. Sambahin mo ako, lahat ng to iyo. Nakita niyo bang may pagkakapareho sa mga temptasyon? All are temptations to power. May kapangyarihan ka, kaya mong gawin tinapay yan. May kapangyarihan ka, magpatihulog ka, sasaluhin ka. Sambahin mo ako, lahat yan. Ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Temptation to power. At maganda rin no makita sa atin buhay bilang Kristiyano. May mga pagkakataon ho ba na tayo din ho ay natutukso na maging mas makapangyarihan sa iba? Ang tingin natin, mas nakakaangat tayo sa iba. At kung minsan, ang mga posisyon na tila ang intensyon ay para maglingkod, ay pumapasok na ho sa ulo at nagiging mapagmataas na, inilalayo natin ang kapwa natin sa atin. Gumagawa tayo ng mga pader na nag-iiwalay sa atin, sa kapwa natin. Kaya kung babasahin niyo ko ng patuloy ang Genesis, nung mapansin ng Diyos at tinawag si Adan at si Eva, sila ho ay nagtatago. Sabi nila, "Hubad ho kami." At tinanong, "Bakit kayo? Paano niyo nalaman na hubad kayo? Kumain ba kayo sa puno na pinagbabawalan ko?" Ang sagot po ni Adan, "Kasi si Eva,
Ang sagot ng babae, kasi ho yung ahas. Nagturuan. Gumawa ng mga pader na naghihiwalay sa kanila. Hindi ba minsan, kapag din tayo ay pumapasok sa isip natin ang kapangyarihan, pagiging dakila, ay sila lang dyan, kami dito. Hindi kabilong sa amin. Kami lang dito, nagiging exclusive. Pero ang simbahan, hindi ho exclusive membership. Lahat ng nais sumunod kay Jesus, bukas ang pinto ng simbahan. Lahat na gahanap kay Jesus, bukas ang pinto ng simbahan. Lahat ng nagnanais ng pagbabago, bukas ang pinto ng simbahan. Kaya ho, maganda ho yung misa may nakapansin, bakit ang simbahan ang lalaki ng pinto? Para lahat makapasok. Bakit ang simbahan ang dami-daming pinto? Para lahat na naghahanap sa Poong Hesus Nazareno ay makita at masumpungan siya. Hindi naggumagawa ng mga pader na maghihiwalay sa bawat isa kung hindi bukas sa bawat isa. Si Adan at si Eva, kinagat ang temptasyon. Si Jesus, nalabanan ang alok sa kanyang temptasyon. Kaya nagbibigay din ito sa atin ng pag-asa bilang Kristiyano na bagamat may mga temptasyon tayo sa buhay, hindi sinasabi na pagsumunod kay Jesus, walang temptation. Hindi totoo yan. There will be always temptations in our lives. Especially temptations to power. Pero ang pangako sa atin ng Diyos, hindi ka nag-iisa diyan. Kasama mo ako, sabi ng Diyos. Hindi ka nag-iisa sa pagharap niyan. Kasama mo ako. Kalakbay mo ako. Tuturo ko sa iyo ang daan ng pagsunod sa Ama. Kaya titignan natin yung ikalawang pagbasa. Si Adan at si Eva, sumuway sa Diyos, pero kay Jesus, dahil sa kanyang magpagkamasunurin, pumasok ang kaligtasan sa mundo. Si Adan at si Eva na sumuway sa utos ng Diyos, kasalanan at kamatayan ay pumasok. Si Jesus, na nakinig at tumalima sa utos ng Diyos, kapatawaran at kaligtasan ang pumasok sa mundo. Kaya ang pangako sa atin ng Diyos, hindi ka nag-iisa sa kabila ng mga temptasyon natin sa buhay. Hilingin ang tulong niya. At nakakatiyak ako dito sa simbahan natin sa Quiapo, tayo pumupunta rito. Misa may mga bit-bit tayong mga sulilanin. May mga hinaharap tayo at mga pagsubok sa buhay. Pero kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng mahal na Poong Hesus Nazareno. At kahit sa mga temptasyon natin sa buhay, hindi rin niya tayo pababayaan. Huwag tayong bumitaw ng kapit sa Kanya. Nauhulog tayo sa temptasyon pag bumitaw na tayo ng kapit sa Panginoon. Mas na-attract na tayo doon. Bumitaw na sa kapit sa Diyos. At sana ho sa atin, magandang paalala sa atin ng ating mga pagbasa na tayo bilang mga Kristiyano, ang tunay na kapangyarihan
ay makikita sa pagkapit natin sa Diyos, sa pagsunod sa kanyang halimbawa, sa pagtalima sa utos ng Diyos, doon ang tunay na kapangyarihan. Doon ang tunay nagiging dakila sa pagsunod at pagtalima natin sa Diyos. Sabi nga ho, sa Ebanghelyo, mababasa ho natin, ang pinakadakila sa kaharian ng Diyos ay ang lingkod ng lahat. Hindi kapangyarihan at katanyagan ang inahanap, kundi ang pagdanais na tularan ang Poong Hesus Nazareno, ang modelo ng pag-ibig, pagsunod at paglilingkod. Doon ang tunay na kapangyarihan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, ngayon pinapaalala sa atin na hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang sa makatuwid. Hilingin natin sa Diyos ang biyayang makapamuhay ng tapat sa kanyang salita. Ating itugon, Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Huwin mong tapat na tagapagpahayag ng iyong salita, kaming iyong simbahan, kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Tulungan mo ang lahat ng mga namamahala na maging tapat sa iyong salita sa kanilang paglilingkod sa aming bayan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagsisisi. Tulungan mo kaming humingi ng tawad sa aming mga nasaktan at magpatawad sa mga nakasakit sa amin. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itinataas din namin sa iyo ang lahat ng mga social worker at silang lahat ng nagtataguyod ng dignidad at karapatang pantao. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Salubungin mo ang mga yumao naming mahal sa iyong walang hanggang pag-ibig. Aliwin mo kaming nagdadalamhati sa kanilang paglisan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Itaas din natin ang mga kapatid nating nangangailangan ng panalangin, ang mga nangangailangan na ating pamayanan at ang ating personal na mga kahilingan. Kami dumadalangin. Ama, panatilihin mo kami sa iyong salita. Ama naming matapat, panatilihin mo kami sa iyong salita upang tulad niya kami rin maging tinapay ng buhay sa aming sama-samang paglalakbay pabalik sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong kami maging marapat maghain sa pagdiriwang namin ngayon ng pagsisimula ng banal na panahon. Ang 40 araw na paghahanda para sa Pasko ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesus Kristo na aming Panginoon. Ang kanyang 40 araw na pagtitiis ng kagutuman ay nagbibigay kahulugan sa panahong ito ng pagpapakasakit para sa kapwa-tao. Ang pagtalikod niya sa tuksong maging makasarili ay nagtuturo sa aming harapin ang pagkakamabuti upang kaisa niya ay maging malaya kami sa pagdulog sa hapag ng huling hapunan na siyang hantungan ng lahat sa kalangitan. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Sana, o sana sa kaitaasan. O sana, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, o sana, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis,
Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makakasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag nang tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Patawad ang iyong bayan.
pati sa mga salitang nagmumula sa announcement. Ngayong panahon ng Kwaresma, tayo ay tinatawag na pagtibayin ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng pananalangin, pag-aayuno at pagbibigay limos para sa mga kapatid natin nangangailangan. Kaugnay nito, magkakaroon po tayo ng second collection para sa pondo ng Alay Kapwa. Ang malilikom sa koleksyon ay gagamitin upang tumugon sa mga pangangailangan ng ating mga kapatid na biktima ng COVID-19 pandemic, mga batang kulang sa pagkain, biktima ng bagyong paeng at iba pang kalamidad noong 2022. Tinatawagan po tayo na ating mahal na Arsobispo Jose Cardinal Advincula Didi na maging bukas palad sa ating kapwa. Maraming salamat po. Ang lahat po ay naanyayahan na dumalo sa ating Lenten Recollection sa darating na February 28, 2023, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi dito sa ating simbahan. Ang ating pong tagapagsalita sa araw na iyon ay si Reverend Father Hans Magdurulang, ang ating parochial vicar. Maraming salamat po. Patuloy pong pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing iyong bigay, ay tumatanggap ng pampalakas ng pananampalataya, pampatibay ng pag-asa, at pampaalab ng pag-ibig. Matutuhan nawa naming damahin ang gutom at pananabik sa tunay na pagkaing nagbibigay buhay upang kami makapamuhay sa bawat salita
na namumutawi sa iyong bibig. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús.